Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 988. Welcome, welcome guys! Alamin natin ang weekly tarot reading mo simula ngayong Lunes. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuisyon sa panonood, Capricorn. Okay. Ano ba ang messages? Ano ba ang mensahe? Kapalaran para sa iyong lahat. Magical blessings and purity. Okay, so dalawang baraha yung lumabas. Ang unang baraha is magical blessings. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Capricorn, na kung ano man daw ang pinagdadaanan mo sa buhay sa ngayon, maganda or hindi maganda, balance or hindi balance, ikaw daw ay pinoproteksyonan, ginagabayan ng iyong mga magical fairy of blessings or yung mga spiritual helpers mo, angels or archangels. So, if ever man may blessings kang natatanggap, Capricorn, sinasabi sa'yo na pwede ka din mag-share ng iyong blessings sa mga tao sa paligid mo. If ikaw naman ay nagmamanifest, ay may gusto or may gustong gawin or may gustong makamtan, always trust the purity of your heart, okay? If gusto mong matupad yung mga pangarap mo sa buhay, mahanap yung mga sagot sa mga katanungan mo, be true to yourself. Kasi the more na maging true ka sa sarili mo, the more na makukuha mo yung clarity and the more na be-blessed ka ng universe and ng ating Panginoon. Okay, thank you. Okay, Capricorn. First card dito sa second deck is King of Water, compassionate, understanding, trustworthy. Okay, sa linggong ito, isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, pwedeng lalaki o pwedeng babae siya. Compassionate, understanding, mapagkakatiwalaan ang taong ito na pwedeng pumasok sa buhay mo para tulungan ka sa usaping emosyonal. Pwedeng mag-share siya sa iyo ng mga point of views, advices, or kung ano pa man. Or ang taong ito ay tutulungan kanya sa anumang pinagdadaanan mo, lalo na sa usaping emosyonal. Second card is Three of Earth. So yun, nakikita natin dito na posibleng may mga Capricorn dito na makikipag-collaborate sila. Makikipag-partnership, it's either business partnership or relationship sa isang water sign. Kasi itong Three of Earth is your energy yan eh. Diba? Capricorn ka, Earth signs. So, ikaw yan. Pwedeng ikaw ay papasok sa trabaho and kailangan mong makipag-coordinate sa isang katrabaho pa. Collaboration. Kailangan mong i-recognize yung mga tulong or yung mga help ng mga tao sa paligid mo. Kung business naman to, sinasabi ng baraha na this week ay kailangan mo ang tulong ng ibang tao para sa kung ano man itong business na sisimulan mo. Or may isang tao dito sa paligid mo na kailangan niya yung tulong mo. The other way around. Wow! So, eto naman na Page of Earth. Doon ito sa mga Capricorn na estudyante or may mga estudyante, may mga anak na estudyante or mga apo. Kasi isang napakagandang balita to. So, pwedeng may Capricorn dito na anak, apo, or pwedeng may anak ka or may apo ka na siya ay nag-aaral pa. So, kolehiyo. So, pwedeng siya ay makatanggap ng good news regarding sa exams, interview, scholarship, or kung ano man ito na magandang balita na pwedeng magdala sa'yo and the rest ng family ng happiness and contentment. Okay, next is Five of Air. May iba ditong Capricorn na posibleng pagod na kayo sa mga mistakes nyo. So, parang may mga Capricorn ditong ayaw nyo nang magkamali. Kasi parang yung mga nangyayari sa buhay nyo is paulit-ulit lang na mga mistakes and mga failures. So, nakikita natin sa linggong ito ay pag-iisipan mo, mas magiging matalino ka ngayon. Lalo na sa mga decision making, i-reassess mo, like mag-analyze ka, itetest mo muna, hindi ka muna magugo kung alam mo na hindi ka pa sigurado. And for a birth, nakikita din natin dito na may Capricorn na sobra siyang magiging kuripot. Or hindi sa pagiging kuripot, sobra siyang
magfo-focus, kukontrolin niya yung pera na lumalabas sa kanya. Magfo-focus siya sa savings niya. Magfo-focus siya sa pagkikip ng mga blessings na tinatanggap niya. So, nakikita ko siya dito, 44 is parang ano to eh, stability and balance. Kung makikita, meron ditong nakalock. So, it's either naghihintay ka ng trabaho or pwedeng naghihintay ka ng graduation, naghihintay ka na may opportunities na magbukas sa buhay mo. So, for the moment na hindi pa ito dumarating, hindi pa dumarating yung stability, siguro ang gagawin mo muna is mag-ipon ka ng pera, maging dalubhasa, gawin kung ano yung nararapat habang hindi mo pa nakukuha yung stability. Kasi parang sarado pa eh. So, kailangan mo munang mag-focus sa kung ano yung magagawa mo sa ngayon. Queen of Earth, nakikita natin dito guys na etong pagtitipid mo, etong pagsisave mo ng pera, or kung ano man yan na ginagawa mong pag-iimpok ngayon, yan ay makakatulong sa'yo. Kasi unang-una, etong sinisave mong pera is para yan sa'yo. So, balang araw, few days from now, or few weeks from now, or even years kung marami ng taon, mas magbe-benefit yan sa'yo. Kasi yung mga savings natin, nakakadulong yan para sa emergency. Emergency reasons, or pwedeng sa mga bagay-bagay na gusto nating bilhin, gawin, lalo na kung alam mo na sapat lang yung sweldo. But may, kung may ipon ka, makukuha mo siya. Okay? Knight of Earth, sinasabi ng Baraha, same din dito. Kailangan mong maging organized sa mga financial na pumapasok, lumalabas sa iyong buhay. Okay? I-organize mo yung bills mo, yung expenses mo pa every day, and maging responsable ka sa kung ano yung mga obligations mo sa buhay. And nakikita natin, pwedeng, kasi meron ditong supportive. So, it's either supportive husband, wife, girlfriend, boyfriend, parent, sibling. So, isang good news, pwedeng yung asawa mo biglang nakakuha ng trabaho. So, pareho na kayong may trabaho. So, makakapag-save kayo ng pera. Okay, so nakikita natin dito yung expansion. So, may matagal na kayo Capricorn na hinihintay. It's either travel, relocation, new jobs, or pwedeng tungkol ito sa yung partner or kapamilya. So, sinasabi ng Baraha na may expansion dito. Kung business ito, naghihintay ka ng tamang panahon para sa expansion ng business mo, pwedeng ito na. Ito na yung time. Ito na yung chance. And pwedeng ito ay tungkol sa goals mo. So, pwedeng may kakayahan ka na makuha yung goals mo sa buhay. Kaso lang may 7 of air tayo dito. So, mayroon ditong mga procrastination. So, yun lang ang kailangan mong iwasan. Okay? Be cautious kasi may mga temptation ka sa paligid mo. So, if ever man may gusto kang gawin, huwag kang makikinig sa mga tao sa paligid mo. Kasi unang-una, every time na nawawalan ka ng pera, every time na may problema ka sa pera, problema ka sa relationship, wala namang tumutulong sa'yo, kundi sarili mo lang. So, sa ngayon, sinasabi ng brother dito, lalo na kung tungkol to sa pera, relationship, family, travel, documents, pag-aaral, take care of yourself. Hindi mo kailangan na ibahagi ito sa mga tao sa paligid. Pwede din dito na kasi mayroong sinasabi na kailangan mo ng supportive individual para tulungan ka. But be aware. Be aware ka. Kasi hindi lahat ng taong pag-sharean mo ng iyong information ay truthful. Kasi may 7 of air, may tendency na i-chismis ka, i-backstab ka, or sirahan ka. Okay? Thank you guys. Bye!